Magsitayo po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Simulan natin ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla na mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin, matulungin. Ipinagbilin niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika.
ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano pa man, likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya, ang anak ng tao'y dapat na itampok sa itaas upang lahat ay maligtas. Aleluya. Aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan paroroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guru pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong ebanghelyo ay karugtong ng ebanghelyo kahapon. Kung kayo po ay nakapagsimba, ito ay encounter o pagtatagpo o pagkikita ni Nicodemo at ni Jesus. Ang kanilang pag-uusap ay sumentro sa pagiging isinilang na magmuli. O yung palagi nating naririnig na being born again. Pero sa original na text, ang translation ay born from above. Ganun pa man, kilala natin kung sino si Nicodemo. Si Nicodemo ay isang Pariseo. At bilang isang Pariseo, siya ay kabilang sa tinatawag na Council of Elders. Isa sa mga miyembro ng 23 na Council of Elders or kapag malaking grupo, 71 elders.
ang tinatawag na mga elders ay ang assembly. Yun bang nagdi-decide sa mga bagay na dapat gawin sa templo? Nangangahulugan na ang background ni Nicodemo ay isang taong aral at matalino. Isang taong alam ang kasulatan mula pa sa panahon ni Abraham, ni Moses, ni Jacob, hanggang sa lahat ng letra ng propeta Isaías, alam ito ni Nicodemo. Kaya nga ang kanilang pagkikita ay hindi para alamin o tingnan ang kaalaman ni Jesus, kung hindi para mawala ang kaniyang pagdududa sa taong nasaksihan niya ang mga himala. Kaya nga po ipinakita na ito ay pagkikita ng taong nasa level ng karunungan, si Nicodemo. Yung level ni Nicodemo ay utak. Subalit ang mga sagot ni Jesus ay nasa level ng puso. Sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo ngayon, muling ibinalik ni Jesus kay Nicodemo ang salitang guru ka pa naman sa Israel. Kasi mayroong pagdududa kay Nicodemo. Yun bang parang he is flattering Jesus by saying, kayo po ay guro, kayo po ay iginagalang, kayo po ay tinawag na rabbi. Di ba parang gusto niyang i-affirm or i-confirm para ma-open ang kanilang discussion. Kaya muling ibinalik ni Jesus kay Nicodemo ang salitang, dapat alam mo ang sinasabi mo. Dapat nakikita mo na sa akin at sa aking karanasan kung sino ako at kung ano ako, kung bakit ako naparito. Kaya sinabi ni Jesus, guru pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Binanggit ko kahapon na ang setting ng kanilang usapan ay gabi. Ito ay simbolo na sa kabila ng katalinuhan ni Nicodemo, madilim pa rin ang kaniyang pananaw at madilim pa rin ang kaniyang isip sa pagiging Diyos at tao ni Jesus. Kaya't muli't ipinakita ni Jesus at sinabi sa Ebanghelyo, at kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung papaanong gumaling ang mga Israelita sa ahas na itinaas ni Moses, hindi dahil doon sa nakita nila, kung hindi dahil sa kanilang pananampalataya. Kahit na itaas mo yan ng napakaraming beses, kung ang taong tumitingin dito ay walang pananampalataya, walang paggaling na mangyayari. Kaya muling idiniin ni Jesus kay Nicodemo, pananampalataya ang basihan upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nangangahulugang hindi talino, hindi academic excellence, hindi ang estado ng buhay ng tao ang pwedeng magbigay ng kaligtasan. Kung hindi ang pananampalatayang nag-uugat sa puso para pagtingin natin kay Jesus, hindi ang larawan ang nagpapagaling,
hindi ang larawan ng Poong Jesus Nazareno, kung hindi ang pag-uugnay ng puso ng Diyos at puso ng taong naniniwala sa Kaniya at doon nagkakaroon ng paggaling at doon nag-uumpisa ang relasyon mo sa Diyos kung muling bubuksan ang puso sa pananampalataya. Malalim man ang salita ni Nicodemo, pero pinabababaw ito ni Kristo upang maunawaan natin na ang lahat ng ating ginagawa ay dapat nanggagaling sa puso na mayroong pananampalataya sa Diyos upang ako ay makapagpatuloy sa paglalakbay sa Kanya. Si Nicodemo na pumunta ng gabi kay Jesus ay simbolo ng kadiliman, pero si Jesus ay simbolo ng liwanag na nagbibigay liwanag sa kaisipan ng tao na hanggang ngayon ay sarado sa kaniyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Si Nicodemo ay simbolo rin ng mga taong tumatayo para sa Diyos. Hindi siya nahiya na pumunta kay Jesus at makipag-usap upang makakita ng liwanag. Sana tayo rin po, kada tayo ay humaharap kay Jesus, Poong Nazareno, hilingin natin ang liwanag na makita natin ang kaniyang habag at awa upang tayo ay babigyan ng espasyo at lugar sa kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya ring magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag ng sasantatlo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ulihin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagbula sa butit ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nilupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng buhay at muling pagkabuhay. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasa, hinati tinialay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalo walang hanggan. Basbasa ng buhay namin handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasa, hinati tinialay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalo walang hanggan. Marapati sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mo sa wi. Announcement for recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter recollection ngayong pong gabi, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose D.D., Obispo ng Urdaneta, Pangasinan. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog sa iyo'y pakinggan.
para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.